mabilis. Wait mo ko dyan sa east. Baby please, bees gonna miss. On the spaceship ride. Kanina, ako po ay nanawagan sa inyo kaninang umaga at binibigyan ko ng pagkakataon sa loob ng 48 oras na sila ay magpaliwanag sa lungsod ng Maynila sapagkat naniniwala po ako na kailangan nilang magpaliwanag sa ating mga taga-lungsod ng Maynila. Dahil marami sa ating mga taga-lungsod ng Maynila ay nanghihinlay ang kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Imagine ninyo na ang puntod ng inyong anak, puntod ng inyong kapatid, kuya at ate, tatay at nanay, lolo at lola, ay nasa ibabaw niya ay tarik ng manok. At mga paa ng mga talipandas na ito. Hindi pa rin ho dyan nagtatapos ang kwento. Ginawa pa ho nila Biyernes Santo. Ako'y nagpapasalamat sa isang concerned citizen na nagpadala sa atin ng CP ng video at picture ng mga ito. At napatunayan natin na sila ay bahagi ng isang barangay sa isang syudad na ating kapitbahay, ang City of Caloocan. Kanina po, ay ngayon po ay nais kong sa mga taga-Caloocan, taus-puso po ang aking pasasalamat kay Mayor Oka Malapitan sa mabuting kalooban ni Mayor Oka Malapitan at koordinasyon ng inyong pamalang lungsod. Ngayong araw, ngayong gabi na ito, ay tumugon na sa panawagan ang mga barangay official na naririto. Christopher Fernandez de los Reyes. Sino to, Aids? Remy Ignacio. Ito yung mga naka-OU sa atin, ano? Junior. Nasa OU na to, di ba? Ito po ang mga sumuko kanina. Alias Capron. Pakita ka naman na malusog ka. Siya po ay taga Barangay 131, Caloocan City. At ito mga at-large na mga sumuko na rin sa tulong ni Mayor Oka Malapitan at ni Colonel Dario Minor ng Chief of Police ng Caloocan. Maraming salamat sa mga Police Caloocan, Chief of Police ng ating Caloocan City, Colonel Dario Minor. Sinamahan po siya at pinadala sila rito ni Mayor Oka Malapitan. Again, Mayor Oka, on behalf of the people of Manila, na labis na nasaktan sa ginawa ng mga lokong ito, sa mga puntod ng mga nahimlay nilang mahal sa buhay sa North Cemetery. Taos puso po ang aming pasasalamat sa inyo, Mayor Oka Malapitan. Maraming maraming salamat po. Mga kababayan, nandito po ang mga pasimuno ng sabong na naganap, na illegal na sabong na naganap. Una, Briggs John Rennie Reyes, Barangay Chairman of 129, Caloocan City. Alpin Lacson, Barangay Kagawad of Barangay 129, Caloocan City. John Chris Domingo Tenga, Barangay Kagawad o Barangay 129. Ang hindi na lamang po sumusuko ay si Romualdo Reyes alias Udong, Barangay Kagawad o Barangay 129. Meron pa naman kayong 24 oras. So, pasensyahan na tayo. At isang alias Makmak o Barangay 129. Again, mga kababayan ko, nandito sila para karapin ang mga nilabag nila sa batas na bagong pinatutupad ng Pangulo ng Bansa. Mga executive order na pinatutupad, bagong batas at mga nag-i-exist na batas at mga batas din sa lungsod ng Maynila. Kaliwat kanan ang kakarapin nilang kaso. Bibigyan natin sila ng pagkakataon, karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit, gusto ko lamang pong ipaalala, mga kababayan, mahirap na po ang sitwasyon. Ito'y panawagan ko sa ilang pang mga makukulit. Mahirap na
na po ang sitwasyon ng higit na nakakarami sa atin. Marami ng kababayan natin ang gusto na magtrabaho. Marami ng kababayan natin ang gusto na mabalik sa normal. At maraming kababayan natin nag-iikaos na. Kaya ang inyong pamahalaan ay hindi magkakanda-ugaga talaga ng kakabigay ng atensyon sa mga kakailanganin ng ating kababayan. National government, local government. Kaya ang panawagan ko, huwag niyo pong tutularan itong mga to. Sila po ay mga barangay official ng isang syudad. Natutuwa po ako sa kanilang alkalde, napakabuti. Hindi sila tinolerate. In fact, mas minabuti ni Mayor na makumbinsi silang sumuko. Maraming salamat. Pero wag ho natin, mga kababayan, kakalimutan. Hindi natin kalaban ang mga chairman na ito, mga barangay official na ito. Hindi natin kalaban ang mga taong gobyerno. Hindi natin kalaban ang pulis. Hindi natin kalaban ang mamamayan. Ang kalaban lang natin ay nag-iisa kung bakit tayo nasa sitwasyon na ito. Si COVID-19. Isang virus na hindi mo nakikita. At minsan pa hindi mo nararamdaman. Kaya po'y pinagbabawal ang pagbubuklod-buklod. Kaya maging takdang aral sana ito sa lahat. You cannot do it in Manila. No. We will not allow. Mas bibigyan ko ng atensyon yung tunay na pangangailangan ng tao ngayon. Pero hindi ibig sabihin, sa kabilang banda, kami ay magpapabaya na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at kapanatagan ng mga taong bayan sa lungsod ng Maynila na habang sila'y natutulog, ang kani-kanilang mga kalsada, Eskinita Avenue at Boulevard ay panatag. Nandyan ang ating Manila Police District. Pananatilihin natin ang kaayusan sa lungsod ng Maynila. So muli po, mga kababayan ko taga-lungsod, meron ba kayo sasabihin sa mga kababayan kong taga-lungsod? Meron po yun. Bigyan mo nga ng mikropono. Okay. Opo, si Chairman Briggs Reyes ng Barangay Batungan sa Kalawakan. Sa mga mayang lungsod ng Maynila, at sa inyong mayor, sa mga kapulisan, kami po ay humihingi ng inyong kapatawaran. Pasensya na po sa aming nagawa. Sasabihin ka rin? Uy, humihingi ng paumanhin sa inyo, Mayor, sa mga aming nagawang kasalanan. Taong bayan. Hindi sa akin. Ang sinaktan ninyong damdamin ay taong bayan ng lungsod ng Maynila. Lalo-lalo na po sa mga tiga Maynila. Pasensya na po kayo mga taga-Maynila sa aming nagawang kasalanan. Pinapangako po namin sa inyo na hindi na umaulit ang gantong sistema. Pasensya na sa mga taga-Maynila. Kaya mga kababayan, kayo na po ang humusga.